Morning po, nakasal po ko bilang pamalito ng household office na ay pakaano po iyang maliwanag, hindi mapulahan ang Evangelio ng Kaudi po. Sensya na po sa ito po ay halos binatay ko po sa memeya ko ibibigay na panimulang gabay sa primer. So, meron po mga question na extended po halos binatay ko doon. Kaya po ito ay napakalawa po na dokumento ito. Marami po mga kaliwanag, possible approaches to this document. Sa internet na po, ang dami-dami ng mga ganda kaliwanag. Sa atin naman po sa context na yan po, Evangelii Gaudium in the context of the diocese na pastoral planning. So yan po, kasi tayo po ay nasa kita ng pastoral planning para sa ating 50th year. So yan po, the context of the diocese na pastoral planning. At ito po ay para po mabigyan tayo ng liwanag sa ninanais sa Santo Papa na magtakbo ng simbahan. Siyempre po sa ating pastoral planning, napakahalaga ano yung takbo ng simbahan, yung parang why po, yung vision na gusto ng simbahan na kahapinan natin sa simbahan. So ito po, dapat po magiging part ng ating pastoral planning sa ating diocese. Kaya yan po, why does the prior contain Pope Francis Evangelii Gaudium? At ito po, pinaliwanag ko niya sa unang-unang paragraph ng document. I wish to encourage the Christian faithful to embark upon a new chapter of evangelization. Lagi po naman yan ang panawagan sa atin ng simbahan. So, ginawa na po natin yan 20 years ago or less synod. Ngayon po, 20 years later, panibago po dapat din na ma-evaluate natin ang nangyayari sa ating diocese. Sabi na po sa context ng 50 years. So, upon a new chapter of evangelization marked by this joy while pointing out new paths for the church's journey in the years to come. Kaya kayuwal po nating pangatay ng simbahan. Kaya bagamat ma-proseso, maraming gagawin, binabita po yun sa discussion natin last month, talaga po magkakailangan ng pagkakit. Kaya the Golden Jubilee of the Diocese should mark a new chapter of evangelization in the spirit of joy. Kaya yun po yung parang biwa ng ating evangelization. New paths for the diocese's journey in the years to come. So ano po ang basis at motivating force of evangelization? Ito, napakahalaga po ito. Sa pag-evangelize po natin, ano dapat nag-move sa atin? Evangelization po ang magandang translation po nito sa pamahayag ng mabuting balita. What is the basis and motivating force? So ito po, pag-uulit na sinasabi ng po sa document, sesya na po, maliit pa itong letra na gawa ko. A renewed personal encounter with Jesus Christ. Makatagunan si Jesus as Savior. Ang good news po, di ba, na tayo makalapit na po na Holy Week is the passion, death, pero resurrection si Christ. So yun yung salvation na is the drama, history of salvation. Yan po ang good news. Kaya po dapat marinyo natin yung aking personal, bawat isa sa atin, na pakikipagtagpo kay Jesus. O kung hindi pa nangyayari yung pakikipagtagpo yun, at least maging open tayo sa posibilidad na tayo ay makatagpo yan. So yun po yung napakanalagang. Tapos ito po, number 8, thanks solely to this encounter or renewed encounter with God's love, we are liberated from our narrowness and self-absorption. Ito po, napaka-ibigyasin po lagi ng Pope na huwag tayo maging self-absorbed na tayo-tayo lang sa taong simbahan, ay tayo lang mga kaparihan, samantala ng mundo outside, waiting to be evangelized. Pero kung ayos naman ang buhay natin, contento tayo sa ating mga buhay, so hindi natin medyo risky ang mundo lumabas para makatagpo ang tao para ipago sa kanilang si Kristo. So yan po yung sana po ma-liberate po tayo na our narrowness and self-absorption. We become fully human when we become more than human.
Paano po ang nagiging mas, paano tayo nagiging mas human when we let God bring us beyond ourselves? At ito po yung diwa ko na lang sinasabi ng Pope na dapat lumampas tayo sa ating pagkakasarili. Lumapit tayo sa kapwa. Dahil sa kanya ang mabuting balita na mismo tayo na kanasa natin. When we let God bring us beyond ourselves, here we find the source and inspiration of all our efforts at evangelization. If we have received the love which restores meaning to our lives, how can we fail to share that love with others? So yun po ang dapat mo na basis at force ng evangelization. All our projects, all our activities should lead us to that goal. Okay? We have to encounter Jesus' love in a personal way. Kaya ito po magandang reflection sa bawat isa sa atin. Ngayon po, have we really encountered Jesus' love in a personal way? Or do we not just take it for granted as material for our preaching? Pero yung mismong personal journey natin with Jesus. Then we have to share that same love to others through our priestly ministry in the church. So yan, ganun din po, ano yung central message of joy which should characterize evangelization? Ano yung nagbibigay sa atin na kagalakan kaya evangelical gaudio? At ito yung dapat natin ibahagi sa ating kapwa. Ito po, sinasummarize siya sa number 3. Napakagandang number na pagbilayan. I invite all Christians everywhere at this very moment to a renewed personal encounter. Binagay na po kanina. I ask all of you to do this unfailingly each day. No one should think that this invitation is not meant for him or her. No one is excluded from the joy brought by the Lord who promises. The Lord does not disappoint those who take this risk. Risk din naman talaga yung tagpulis si Jesus para kasuli sa kanyang pamamahal. But whenever we take a step toward Jesus, we come to realize He is already there waiting for us with open arms. Now is the time to say to Jesus. Ito po yung magandang message of joy. At ito pwedeng applicable sa bawat sa atin na personal reflection of where we are now in our priesthood, in our ministry. Lord, I have let myself be deceived. In a thousand ways I have shunned your love. Yet here I am once more to renew my covenant with you. I need you, save me once again, Lord. Take me once more into your redeeming embrace. At in a personal note, yan po talaga. Alam niyo po yung sinasabi ko rin po. Pero naranasan ko rin po yung kanyang kaligtasan at yung kanyang panibagong pagkakataon na binigay sa akin. Yun po yung nabibigay sa akin ng kagalakan. Hindi ko nga po akalain makakapag-silver bago. Pero ang biyaya ko ng Diyos sa tulong din po ng simba ninyo diocese ay yun po para sa akin very applicable na personal note po yan. Kaya Jesus and Mary to ilayin si Mary sa salita din, di ba? Siya yung cause of our joy. Jesus is the cause of our joy. How good it feels to come back to Him whenever we are lost. Let me say this once more. God never tires of forgiving us. We are the ones who tire of seeking His mercy. Then yung message po na ipaabot natin sa kapwa, yung mga nahihirapan, yung mga nawawala ng pag-asa, pwede pala sila lumapit sa Diyos. Pero masasabi ko natin yan kung mismo tayo naranasan natin sa ating mga buhay yung ginawa niya sa atin na kaligtasan. So tayo pala yung napapagod o kinatamad o nanakakot, humingi ng kanyang habang. So yun po yung nasabi natin. Christ who told us to forgive one another has given us His example. That's only 7 times 7. He bears us on His shoulders. No one can strip us of the liberty bestowed upon us by His boundless and unfailing love. He is always capable of restoring our joy. He makes it possible for us to lift up our heads, to start anew. So yung renewal, no? Sa akin rin po. Pwede naman pala kayo magsimula. Ano bago? So yan po yung magandang balita. Yun yung nakakatuwang malaman na i-share natin sa ating kapwa sa ating mga kapatid. Alam na tayo sa mga kaya mga kapatid.
let us not flee from the resurrection of Jesus. Ang ganda pong reflection ito, magpo-polemic na yung resurrection ni Jesus ay hindi lang yan para event at we commemorate. It is happening right now. If we allow Jesus to work in us, we will rise up again from our death to sin. Let us never give up, come what will. May nothing inspire more than this life which impels us onwards. Sa chapter 5 na po, nilabagin niya, minsan nakapagod ang ministry, nakaka-discourage ang mga tao. Pero nakapagod man tayo, huwag mag-give up. Kasi ang power ng resurrection ni Christ lagi na doon. Ano mang attempt ng evil, hindi magwawagi the life of the resurrection. This is the authentic message of the gospel which we have to share in our Christian ministry. But in order to share it genuinely, we must experience it in our own Christian life. What? The salvation offered by Christ, giving us joy and peace. Kaya ito, pag tayo ay nagpaligloob sa Diyos, mag-ibisan or nag-ope sa ating kapatid na nangyayari sa atin, may pag-asa pa na binibigay sa atin. And yun yung maganda na we can share that same salvation that we have been experienced to others. Yun ang apostolate, yun ang evangelization. ito, kasi nakalagay niya sa guidance sa primer, ang ganda na description ng parish, just one number. Number 28, pwede nyo yung sabi na ano ang parokya ayon sa vision ng Evangelio. The parish is not an outdated institution. Hindi palaos ang parokya. But it will depend. Yung vitality, yung hindi palaos sa parokya, nakadepende yon sa openness and missionary creativity of the pastor and the community. So ito yung takbo ng sigma na maging missionary evangelist in church, going out of themselves to reach out to those in the peripheries. Ganun lagi ang maging quote. So he explains his vision. Section ako, maliwitarin yan na. If it proves capable of self-renewal and constant adaptivity, it continues to be the church living in the midst of the homes of her sons and daughters. Ang ganda po ang description nito, ang parokya po ang the church living in the midst of the homes of our parishioners. Yun ang parish pala. This presumes that it is really in contact with the homes, the lives of its people. And it does not become a useless structure. Ito po yung sasabi ng Pope na magmaliging outdated ang parokya if it is out of touch with the people, or a self-absorbed cluster made up of a chosen few. Ito, kami-kami. Kami ang parokya. Kami-kami lang. Pero we pat ourselves one another in the back. Pero so many others are still not knowing the good news of joy of salvation. The parish is the presence of God in a given territory. Ito po, ang ganda description ito ng parish. An environment for hearing God's word. For growth in the Christian life. For dialogue, proclamation, charitable outreach, worship and celebration. In all its activities, the parish encourages and trains its members to be evangelizers. Ang training ko pala dapat ibigay namin sa ating parishioners, maging evangelizer. Kung tayo, hindi dapat tayo makontentong sa buhay lang natin. So, once tayo nagka-effort na rin na lumabas sa sarili, i-train din natin yung ating mga members ng parish na sila din mag-evangelize sa mga talagang hindi taong sima. So, yun po ang it is a community of communities. Ito ang ganda po ng description. A sanctuary where the thirsty come to drink in the midst of their journey. Ang mga tao pa doon, gawa naman kami, nagdadaan, hirap sa buhay. Magmaging sanctuary kaya ang parokya na mapapatid ang kanilang buhaw at pagod. O baka masyado na tayo ang kasuklado sa parokya na hindi na sila nalangin sa atin. Kasi we are self-absorbed in our own. So ito po, man, examination of consciousness sa atin. A center of constant missionary outreach.
So ang mga missionary lang para hindi yung SPD or MSP. Tayo rin po sa ating mga parokya, we should bring missionary disciples. At ang pagiging missionary disciples to go out to the people and tell them there is still joy in the world despite evil. Kasi nandiyan kumikilos pa rin si Kristo na buhay muli. So yan ang katagandang mga... Ito po, ilan, hindi po tayo kumababay ba ilan, ang dami. Pero ito po, what are the present needs of pastoral workers? Kasama po tayo dito, mga pare, parishioners natin. The need for pastoral workers to be aware of the dangers offered by present globalized culture. We must create spaces where pastoral workers can be helped and healed. Where places where faith in the crucified and risen Jesus is renewed. Where the most profound questions and daily concerns are shared. Where deeper discernment about our experiences and life itself is undertaken in the light of the gospel. Para namin pag-unawag ko dito, dapat po pala ay yung ating mga pastoral workers, magkaroon din po sila ng enlightenment sa difficulties na pinagdaraan nila. They should be given an opportunity to share their most profound questions and concerns, where there is a deeper discernment about our experiences and life itself in the light of the gospel. Para po magkaroon tayo ng hindi lang parokya, individual and social decisions towards the good and beautiful. So ito po yung renewal din ng ating parish workers, ating mga communities. At the same time, the Pope likes to call attention to certain particular temptations which affect pastoral work. So isang malaking bahagi po ito, nasa chapter 2, hindi po ako nagkakamali, amid the crisis of communal commitment temptation. Ito po, dinigyan ko po ng konting attention, isa-isa po, kasi po maganda rin na in the spirit, sa diwan ng Lent, makita natin kung tayo affected ito. Kaya number 76 to 108. Yes, to the challenge of the missionary spirituality. Ayan po, missionary spirituality. Which means na huwag manatili naman sa ating jurisdiction to go out. Today, we are seeing many pastoral workers an inordinate concern for their personal freedom and relaxation, which leads them to see their work as a mere appendage to their life. Para ba minsan ayun natin ibigay yung ating free time para nangyayon sa atin, pag-day off, biglang mag-siesta na. So, you don't need to go out of our way. Meron na mong sariling space dito, ikalang nyo. Although there are times na talaga dapat gawin yun, pero tingnan din natin, baka tayo ay yung missionary spirituality nawawala na. Spiritual life comes to be identified with the few religious exercises which can offer a certain comfort but which do not encourage encounter with others. Ito po yung missionary spirituality. I can encounter others. I can engage with the world. I have a passion for evangelization. So yun yung iba yung sacramentalized lang daw tayo, hindi tayo evangelist. Kasi sa totoo naman po, nakapagod sa mga schedule natin. Doon pala. Pero we are asked to be in a following degree to go beyond that, just that, the schedules, and to engage these people who are all more suffering than us. Kasi hindi na napapakinggan yung magandang balita na nagbibigay kagalakan galing kay Cristo. It is striking that even some who have doctrinal, spiritual convictions, they fall into a lifestyle which leads to an attachment to financial security or a desire for power or human glory at all costs rather than giving their lives to others in mission. Let us not allow ourselves to be loved of missionary enthusiasm. So yun, makakaganda na lang kung tayo sa financial security, position, human glory. Samantala, hindi dapat siya namin kinamahalaga kung hindi bilang pari. Ibigay natin yung buhay natin sa iba in the spirit of Jesus. So, a very big challenge to each one of us. Sa aking sariling buhay, ako yung nasa parish pa. So, pagkandating natin yun, yung ibig sabihin ng evangelizing church,
na maging missionary ng ating spiritual. Hindi lang yung individual, kasi bayos ako, galas ka lang ako. Hindi masama yun, dapat din. Pero dapat din, matamay ko sa kabutihan ng mabuting balita ang natin ako. Know the selfishness of spiritual stuff. So, when at the time, when we mostly take missionary dynamism, by which we will become salt and light, many lay people, so I'm going to go sa kanila, fear that they may be asked to undertake some apostolic work and they seek to avoid any responsibility that may take away their free time. So, dapat tulungan din natin ang ating mga sasamahan sa simbahan na huwag silang para their own time lang at their own sphere, kundi tulungan din natin sila to go out of their way. Kahit minsan matatanggal yung free time, kahit minsan magsasacrifice tayo beyond our duty for them. Yung pala dapat din natin ituro sa ating way. Something similar is also happening with priests who are obsessed with protecting their free time. Okay, so this is frequently due to the fact that people feel an overwhelming need to guard their personal freedom as though the task of evangelization was a dangerous poison rather than a joyful response to God, which summons us to mission. So ito po ay challenge sa atin. Huwag natin isipin na yung evangelization is additional na ito na ginagawa. Ayun po ang pinakadiwa ng ating kapalit as diocesan. Kasi diocesan po tayo. O religious even, kasi may mga missionary na karakter din naman ng maraming religious. Kasi ito ang mga words ni Pope, no? A tomb psychology, tomb, that develops and slowly transforms Christians into mummies in a museum. So, parang stagnant na lang na doon. Makontento na lang sa accomplishment. Ito, kaya pinapakita namin. Pero, we have to not only guard these things, but to constantly, kasi lagi lang yung need for others to hear us. Call to recreate light and communicate life. In the end, they are caught up in things that generate only darkness and inner weakness. And they consume all zeal, no wala ng zeal for the apostolate. For all this, I repeat, let us not allow ourselves to be robbed of the joy of evangelization. Note was telling Basinisi, the joy of the gospel is such that it cannot be taken away from us by anyone or anything. Ganda rin po nito, the evils of our world, meron, ay simbahan, must not be excuses for diminishing our commitment and our fervor. We must disagree with those prophets of doom, who are always forecasting disaster as though the end of the world were at hand. So, yun po yung inaamin niya na kung sana pessimistic lang yun, kundi ang joy of evangelization gives us hope. Not necessarily optimistic na para wala ba sa mangyayari, but hope that despite the evil that is happening, meron pa rin hope and kinabukas. One of the more serious temptations is disciples' boldness and zeal. Defeat na tayo, which turns us into a querulous, disillusioned pessimist. Ginamit pa lang, huwag yung salita, sarcuses, no? Ang ibig sabihin ay masimang mukha, limang pintang mukha, no? Nobody can go off to battle unless he is fully convinced of victory beforehand. If we start without confidence, we have already lost the battle. And we bury our hands. Christian triumph is always a cross, yet a cross which is at the same time a victorious banner, born with aggressive tenderness. So, kaya yung tenderness pala, pero yung aggressive, hindi naman ay aggressive, against the assaults of evil. So, yun yung lahat, let us not allow ourselves to be robbed of hope. Para na wala tayong magagawa, ganyan naman ang sitwasyon eh. So, yung hinahamon sa akin na si Manon, go beyond that pessimism. It's because that pessimism is sterile. Maari maging excuse to para wala tayong tumigos. And then, just things be. Ganyan naman ang mga kagawian eh. So, tama na yung mga bagong initiatives. So, yun yung sinasabi sa atin ay po, na huwag sa naman ito. Tapos, may bagong relationships ang hatid ni Cristo. Dapat natin samahin na ito.
ano yung bagong relationships, to go out and pareho po ito naman, to go out of ourselves and to join others is healthy for us. To be self-enclosed, tayo naman, is to taste the bitter poison of humanness. And humanity will be worse for every selfish choices you make. Yun yung tayo-tayo. Hindi, kami-kami. Hindi sana tayo-tayo. Kaya may new relationships. Dapat hindi tayo natatakot na makipag-ugnayan sa maraming mga tao na makilala sila para malipaabot sa kanila si Kristo. The Christian ideal will always be a summons to overcome suspicion, habitual mistrust, fear of losing our privacy, defensive attitudes. Just as some people want a purely spiritual Christ without flesh, without the cross, they also want their interpersonal relationships and the one provided by sophisticated equipment, by screens and systems which can be turned on and off on command. Hindi ko masama ang Facebook, okay po yun. Pero baka hanggang doon lang relationships natin. We can turn on and off. Pwede pag-uwin yung status. Ang hindi sa atin ng simbahan. Meanwhile, the gospel tells us constantly to run the risk of a face-to-face encounter. It's much more difficult to go out of our convent and to look for the lost. Ito na lang ako sa aking sariling kwarto, equipment. Pero yan ang hindi sa atin. Napakalaga yung ating physical presence. Their physical presence challenges us. Yes. Ang istoryo sa atin ng mga tao ay hirapan na makukumpirahin ang ating mga buhay with their pains, with their pleas, but also with their joy, which infects us, dapat infects, in our close and continuous interaction. True faith in the incarnate Son of God is inseparable from self-giving. Parang si Cristo, naging tao siya ng inaludido, naging tao siya sa abiling natin. So, yan po ang dapat natin gawin po again sa Christ. So that we should always strive to become members of a community, a wider community than just our own particular groupings. We should not be afraid of more service, more reconciliation with others. Meron yung pangilan dito. Ang challenge na ngayon, not so much atheism. Lalo na sa atin, bihira naman yung hindi naniniwala sa Diyos, eh. Katulad sa Europe or First World. As rather the need to respond adequately to many demand, to many people's thirst for God. Yun po ang dapat na larawan ng simbahan. Matutunan natin yung pagkauhaw ng tao sa Diyos. Lest they try to satisfy it with other alien solutions. Baka ang gusto lang natin yung Jesus na komportable who demands nothing of us with regard to others. Unless some people find in the church a spirituality which can offer healing and liberation and fill them with life and peace, they will end up by being taken in by solutions which neither make life truly human or give glory to God. We usually lament the proliferation of sex. Pero siguro nga yun ay para po sa atin panawagan ng idol much more than what is usually the case to reach out to these people. Find ways, means, to be more missionary, to be more missionary creative in reaching them. So, meron tayong mga spirituality of well-being. Sa tayo, well-being tayo, okay tayo. Pero divorced from any community life. Faith theology of prosperity, but detached from responsibility for our brothers and sisters. Depersonalized, hindi na personal, kundi depersonalized experiences, nothing more than a form of self-centeredness. Mapapansin nyo, paulit-ulit si Pope. I think the reason why he was such an impact to us and to the whole world, kasi siya mismo yung sinasabi niya nito, ginagawa niya. He went out of his way to reach people. The way to relate to others, which truly heals. Dapat yung relationship namin para sa iba, makatutulong sa kanila, sa kanilang healing. Instead of debilitating us, lalo nagpapalakas pa na dapat sa atin, binigasig na. It is a fraternal love capable of seeing the grandeur of our neighbor, however ordinary that neighbor is. Yung pagpapahalaga sa mga tao, lalo na sa mga, kaya mga yung sa dukha, sa hihirapan.
finding God in every human being. Ito, tolerating the new senses of life in common. Bahagi na ating butayin sa parokya o community na maraming istorbo, maraming kukuha ng ating time. But we tolerate those new senses of life by giving them still the love of God, opening the heart to divine love, seeking the happiness of others. They are called the disciples to be the salt and the light. We are called to bear witness to a constantly new way of living together in fidelity to the gospel that does not give up of community. Spiritual worldliness, ano yan? Yung behind the appearances of piety and even love for the church, we seek not the Lord's glory, but human glory, personal well-being. So ito po din ay maaaring maging atin. It can be fueled in two ways. Yung isa, yung attraction ng Gnosticism. Ano yung Gnosticism para sa paliwanag po? Purely subjective faith. Naka-imprison ka lang sa iniisip mo at sa pananaw mo. At hindi na bukas na makinig sa iba. Makarinig ng ibang pananaw. Babago yung ating pagkatao. Matuto tayo sa iba. So yung Gnosticism, yung mga Gnostics, they have their own subjective knowledge. But nilabali ni Irenaeus yung mga Gnostics. Meron silang sariling theory. Sarili silang dogma na kanilang mga initiates na nakakaalam. So maaaring dumating sa atin na hindi tayo open to others as they express their own thoughts and feelings. Okay? So on the other, those who ultimately trust only in their own powers and they feel superior to others because I observe certain rules. Yung sa Pharisees, di ba? Even yung traditionalist na Catholics na napipilitan nila yung pilitan din basta. So, doon lang sila. Tapos, pupuntunan nila ang lahat ng pro-Vatican as heretics. So, tapos ito yung sabi na po. Instead of evangelizing, one analyzes, one classifies others. Tinasabi, ito ba yung liberal? Ito ba yung conservative? So, nakahaway-away tayo yung mga tao sa bahay. Instead of, we are weakening with one another, instead of evangelizing others. One analyzes and classifies others instead of opening the door to grace na ang biyaya naman Diyos, maaaring may iba't ibang pananaw tayo, iba't ibang pinag-aralan, iba't ibang seminar information, but we can be together, we can listen, we can still learn from one another. In either case, is one really concerned about Jesus Christ or others? So next, social energy is inspecting, verifying. Yun po yung challenge. So yun pala yung parang, oo, meron kang certain authority and dignity, pero yung sa kalooban mo, hindi ka bukas sa kapwa mo. So yun po yung napaka-real challenge sa akin. The mark of Christ, incarnate, crucified, and risen is not present. Close and elite groups are formed. No effort is made to go forth, seek out those who are distant, or the immense multitudes who thirst for Christ. Fervor, evangelical fervor, is replaced by the empty pleasure of complacency, self-indulgence. Okay naman ako sa akin, buhay. Kaya napinpoint ng Pope, ano, talagang, ito talaga mga pa-examination of course, sa ako rin mismo, sa aking buhay. No? Talagang yan, no? Parang nga rin, at ginadjust din pa yung pagod na ako eh. Ganito na lang. Yun po yung those who have fallen into this worldliness look on from above and afar. Ang kanilang stand ay ako'y nasa taas ninyo at kayo malayo sa akin. Ito yung mga Pharisees with regard to lepers, public sinners, stay away. Unclean, unclean. They discredit those who raise questions. Ayaw natin akay na tungin, di tayo open to dialogue. They constantly point out the mistakes of others. They are obsessed by appearances. Their hearts are open only to their own interests. As a consequence, they neither learn from their sins nor are they genuinely open to forgiveness. So yun yung goodness natin lahat. We can be open to one another in our wilderness. We can still find acceptance even in our wilderness. We need to avoid it by making the church constantly go out from herself, keeping her mission focused on Jesus and her commitment to the poor. Kaya po ang year of the poor line, and ang ibigay sa ating mga abilities. God save us from a worldly church
This can only be healed by breathing in the pure air of the Holy Spirit to release us from self-centeredness. Okay, so, ito, no to worry among ourselves. Ang ganda na itong letter ng Pope, message ng Pope sa Korea noong last December, iba niya yung nangyari sa mga tauhan. How many wars take place within the people of God and in our different communities? How many wars are caused by envy and jealousy? Spiritual worthiness leads some Christians to war with other Christians who stand in the way of their quest for power, prestige, pleasure, economic security. Some are no longer content to live as part of the greater church community, but they stay a spirit of exclusivity, creating an inner circle. Instead of belonging to the whole church, na rich and variety. Now, we should not be afraid of differences. We should not be afraid of different opinions. They are entitled to their own opinions. Parang yung sinabi ng isang philosopher, I may not agree with what you are saying, but I defend your right to say it. Yung ang-openness na yun. At instead of belonging to the whole church in all its rich variety, they belong to this or that group, which thinks itself different or special. So yan po yung it always makes me great to discover how many Christian communities can tolerate different forms of enmity, division, calumny, defamation, vendetta, jealousy, desire to impose certain ideas at all costs, even to persecution. Whom are we going to evangelize if this is the way we act? So nagre-react po yung Pope sa nakikita niya. At syempre yung spirituality po ng Pope, Jesuit yan eh. Kaya sila po talaga ay nagpapaban, no? Kahit ang isang naging parang controversial. Pero they risk that. Even by the statements he sometimes say which are misinterpreted. Pero at least ang kanyang point ay to reach out to this persone non grate ng society. Let us ask the Lord to help us understand the law of love. How good it is to have this book. How much good it does us to love one another in spite of everything. St. Paul, do not be overcome by evil. Overcome evil with good. Let us not grow weary in doing what is right. We all have our likes and dislikes. And perhaps at this very moment, ito, nabibigay pa ng tips si Pope, no? We are angry with someone. At least let us say to the Lord, Lord, I am angry with this person, with that person. I pray to you for him and for her. To pray for a person who might be irritated is a beautiful step forward in love, an act of evangelization. Let us do it today. Let us not allow ourselves to be loved of the idea of eternal. So yun po yung temptations faced by pastoral workers, whether they or I. Tapos ito na po, mabilisan po ito, ladies' role. There is a whole section in chapter 3. Pinagulat ito na tayo, entitled, entire people of God. At ito po ay, ang lady, meron silang mahalagang role by virtue of their baptism. So that is a baptism, we are all equal. So that's why not only the clergy, kasi ako iwasan natin yung clericalism. We are all missionary disciples in virtue of baptism. All are called to become missionary disciples. All the guys, whatever their position in the church, whatever their level of instruction in the faith, they are agents of evangelization. And it would be insufficient to envisage a plan of evangelization to be carried out by professionals now, while the rest of the faithful will simply be passive recipients. The new evangelization calls for personal involvement on the part of each of the members. So yun yung, hindi naman tayo nag-iisa, pero matulungin natin yung ating kapwa sa ating ministry ng evangelization. As yung clergy's role natin, dito sa chapter 3, hindi na rin natin tatry, masyadong mahaba, yung two sections, homily and preparing to preach. Ito po yung the most extensive treatment of the homily present in any papal document. Kaya po gusto natin malaman yung mind ng Pope in regards to preaching and journal. Vital component of evangelization. Go to me if I do not preach the gospel. So, dapat po, hindi lang tayo nakapokus sa iwaki balay na subjects of doctrine, kundi kunin natin dapat pala yung synthesis.
The message is to concentrate on the essentials. Para kung nag-exam kayo, tayo sa theology, no? Synthesis. So, dapat makuha natin yung essential. Ito yung essential, yung message of the gospel. On what is most beautiful, most grand, most appealing. The message should be simplified while losing none of its depth and truth, and thus becomes more forceful and convincing. And the homily has a special importance to the Eucharistic context. It surpasses all forms of catechesis. At ito po, ang homily po pala, isang moment ng dialogue between God and His people. Tama. Tinutulungan natin yung mga tao sa ating pag-homily na mapakinggan nila yung dialogue ng Diyos sa kanila through the word that was read, through the readings that were proclaimed. Dapat mag-facilitate tayo na yung message ng word of God sa tao, mapadali natin. We are like this microphone which magnifies the voice so that it can be heard even by those at the back. So, ganun pala. And the people, the dialogue between God and people na mapagaling natin. And it will lead up to sacramental communion. Ang magandang pala sa homily, mag-read up natin din na yung word of God ay nagiging fulfilled sa communion, sa Eucharist. Diba yung the word is made flesh. Sa misa nangyayari yun eh. The word proclaimed in the lectern becomes flesh in the consecration on the altar. And that word made flesh is distributed to the people yung Holy Communion. So maganda pala hanggat maaari, bigyan ng koneksyon yung Word of God sa Eucharist. Natatanggapin nila kasi si Christ naman yun eh. In order to have strength to live up to the demands of the readings, we must have Christ within us through the Holy Eucharist. So maganda pala ito na yung naim po yun. Depende sa message na yun. So it takes up once more the dialogue which the Lord has already established with His people. It cannot be a form of entertainment like those in the media, pero hindi naman sa mana to give life and meaning to the celebration. When preaching takes place within the context of the liturgy, it is part of the offering made to the Father and a mediation of the grace. The preaching should guide the assembly, and ito po yung purpose para ng preaching. It should guide the assembly and also the preacher to a life-changing communion with Christ in the Eucharist. Kaya dapat po pala magbago ang ating buhay yung nais kay Kristo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ipinahayag. At tutulungan natin ang mga tao na mabuhay nila yung mga connections ng mga readings at yung nayong kay Kristo lahat. At naman si Kristo ng mga center of scripture, si Kristo ang tatanggapin natin sa mga liturgy. So in that way, the homily is connected to the full liturgy. Gawa ng liturgy o ay yung Eucharist. The Lord more than the minister will be the center of attention. Ito po, preaching ka Kerima, the first announcement. Kerima po, yung unang-unang proclamation ng mga apostles. Hindi pa sila nagtuturo ng katekisim. Actually po pala, ang katekesis is the deepening of the Kerima. So yung Kerima muna yung good news, which leads us to believe in Christ. On the lips of the Catholics, ayan, para rin sa atin, the first proclamation, yan ang kerigma, must ring out over and over, yan ang dapat message na pinapagod natin. Jesus Christ loves you. He gave His life to save you. Now He is living at your side every day. Then lightness, strength, and freedom. Yan ang pinapagod. Main message. Yan ang pinapagod good news. Christ lives. So ito, tama ba? Sa Holy Week and sa Easter. Christ loves us. Kasi minsan baka na ang preaching natin masyadong negative, nare-react tayo sa ugali ng tao, which is also okay to discipline them once in a while. Pero nakatatagunan itong first announcement ng Kerima, which lightened the whole world. With just 12 apostles, they conquered the whole world because of this message. And how they were transformed by the love of Christ. So yan po yung unang-unang message na dapat ipapagawa. The first proclamation is called first, not because it exists at the beginning. At pagkatapos, makakalimutan na o mare-replace na ng ibang mas mahalagang message. No. It is qualitative because it is the principal proclamation. The one which we must hear again and again in different ways. The one which we must announce one way or another throughout the process of catechesis at every level and moment. Then yung catechesis, deepening of the pronouncement. Pero yung bahagi ng catechesis natin, yan ang development ng first announcement. Pero yun ang gulong muna ng RQB. Yun yung joy of the gospel, yung kerigma. Yun yung magbigay sa atin ng sigla
na ipaabot ito sa tao, kahit anong nangyayari sa iyo, ipag-asa ka pa mula sa Panginoon. Kahit anong ginawa mo pali, andiyan pa rin ang Panginoon para tulungan ka. So, what we do in our churches, alam ba yan, the confessions, maybe, that's what we do. That's what we preach. So, napakaganda mo niya, na may mga ipaabot natin at huwag tanggulanan, ipag-ibang ka. Mahalaga din, pero hindi kasing halaga. So, ito po, social dimensions. So, isang buong chapter po yan, social dimension, and the poor. They have a special place in the Pope's heart. So, there's a discussion na yan, sa year of the poor. We should be guided by the Pope's words and examples. Tapos, sa building of society, peace, justice, and fraternity, meron po four specific principles na ginamit ang Pope. Hindi ko na rin tatalahin. Time is greater than space. Ano po ibig sabihin ito? Minsan, gusto natin makukuha.